Ha? Tanggal na yung pusod Wala mo. na? Si Gerson ng kilay. Putik niya. Hello, hello mga person. So for today's video, for today's ganap, kahapon niya ng hapon ay sumama ang pakiramdam ng Daddy Gerson niyo. Kaya naman tumabi na siya sa amin ni Baby at umidli. So pagod at puyat na rin siguro sa pag-aasikaso sa amin mula pa sa hospital ay eto na nga, tinabla na siya ng sakit. Eto naman si Baby ay pinicturan ko nga muna dahil 1 week na nga siya kahapon. Kinagabihan niya, sabi ko sa Daddy Gerson niyo ay magsuob na siya para gumaan-gaan ang pakiramdam niya at mapawisan siya. Hindi ko na nga muna masyadong pinapalapit sa kanya si Baby dahil nga mahirap na, baka mahawa pa. At ayan niya mga person, tingnan niyo naman ang Daddy Gerson niyo, pawis na pawis at mukha namang umalwa na ang pakiramdam niya. Kailangan talagang gumaling na agad siya dahil siya nga nag-aasikaso sa amin ngayon. Fast forward na nga, kaninang umaga nga pagkagising namin ay dumede na agad sa akin si Baby. Aga nga kaming nagising at mabuti naman kahit papano ay maganda na ang pakiramdam ng Daddy Gerson nyo. Kaya lang medyo umuubo-ubo at halos may sipon pa nga rin siya. Bigla nga nagpupo si Baby at napansin niya ng Daddy Gerson nyo na wala na ang kanyang puso. Ha? Tanggal na yung puso doon. Wala na? Hala, wala na! Oh my God! Wala ha, na! Meron pa! Asan na? Ito oh! Dilaw! Oh my God! Ano si Gerson ng kilay? Putik ni agaga. Sungit. Nagtataka rin siya. Ha? Wala na akong busod. Tingnan nyo naman ang Baby Ellery nyo. Parang takang-taka din siya. Sobrang natuwa nga kami dahil 1 week and 1 day lamang ay natanggal na ang kanyang busod. Thank you Lord. At hindi naman ito tumagal. Ito talagang pusod ng Baby ang kinakatakot ko kapag binibihisan ko siya. Mabuti na lamang talaga at maaga itong naalis. Kaya pala kagabi napansin ko parang mapuputol na nga siya at ito na nga kinaumagahan. Pagkatapos nga ay lumabas na ang mag-ama dahil sumikat na ang araw, papaarawan na si Baby Ellery. Habang ako naman dito ay inayos ko na nga muna itong pinaghigaan namin. Dito nga pala kami sa sala natutulog dahil hindi pa nga ako pwedeng umakyat sa hagdan, nakakabinat daw yun. Kaya naman yung sopa namin ay pinagdugtong-dugtong muna namin hanggang sa magmukha na nga itong kama. Nagtimpla na rin pala ako ng Milo at naibili na ako ng tinapay ng Daddy Gerson nyo para makahigop na ako para makadede na rin si Baby. Maya-maya lang habang nagmamilo nga ako ay pabalik na rin itong mag-ama. Masakit na rin daw kasi sa balat yung sikat ng araw kaya naman tinigilan na nila. And after that, dumating na nga agad si Mami Zenny at hinilot na nga ako at pinaliguan si Baby. 5 days niya nga kaming aalagaan sa hilot at pagpapaligo dito kay Baby hanggang sa makaligo rin ako. Kaya naman thank you talaga Mami Zenny. At hanggang dito na lamang muna mga person, pagkatapos ng maligo ni Baby ay ang sarap ng tulog niya. Panigurado ay tuloy-tuloy na naman ito hanggang tanghali, kaya naman sinasalpakan ko na lamang siya ng dede para naman hindi siya magutom. Thank you for watching, baboo!